Ika-29 ng Disyembre, ang kapistahan ng banal na mag-anak ni Jesus, Maria at Jose. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kayo sa ang anghel ng Panginoon sa panaginip at sinabi, "Bumangon ka, dalhin ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas pa Ehipto. Manatili ka roon hanggang sa tawagin ko kayo. Hahanapin nga ni Herodes ang sanggol para patayin." Bumangon si Jose at nang gabi ring iyo'y dinala ang sanggol at ang ina nito pa Ehipto. Doon sila nanirahan hanggang mamatay si Herodes. Sa ganito natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Pagkamatay ni Herodes, nagpakita sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon kay Jose at sinabi, "Bumangon ka't dalhin ang bata at ang kanyang ina at umuwi sa lupain ng Israel sapagkat patay na ang mga nagtangkang pumatay sa bata." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, pamilya, mahalin natin ito. Bumangon ka! Isang nanay ang ikinahihiya ng kanyang anak dahil iisa lamang ang mata ng nanay. Tuwing pumupunta ang nanay niya sa eskwelahan, nagagalit ang bata dahil tinutukso siya ng kanyang mga kaklase. Dahil tinutukso siya ng kanyang mga kaklase, dala nga ng kapansana ng kanyang nanay, nagdesisyon ang bata na mag-aral ng mabuti para makapunta sa ibang lugar at makalayo sa kanyang nanay. Hindi nga nagtagal at nakatapos ang bata sa kanyang pag-aaral. Nakakita siya ng trabaho sa ibang lungsod at mula nang makalipat siya, hindi na niya dinalo pa ang kanyang nanay. Nakapag-asawa ang bata at nagkaanak. Kinalimutan na niya ng tuluyan ng kanyang nanay. Hanggang isang araw, dumalaw ito sa bahay ng kanyang anak. Nang makita ng anak ang kanyang ina, pinalayas niya ito sa halip na matuwa. Hanggang isang araw, kailangang bumalik ng anak sa kanilang bayan dahil sa isang school reunion. At matapos ang reunion, naisip niyang puntahan sa bahay ang kanyang nanay at doon lang niya natuklasan ang walang buhay na ina na may hawak-hawak na isang sulat. Laking lungkot at pagsisisi niya nang mabasa niya ang nilalaman ng sulat. "Nung bata ka pa, isang aksidente ang nangyari at nabulag ka. Hindi ko kayang makitang mabulag ka, kaya nagpasya akong ibigay sa iyo ang isa kong mata. At natutuwa akong malayo na ang iyong narating at marami ka nang nakitang mga lugar sa pamamagitan ng aking mata. Parang nakita ko na rin ang mga nakita mo. Mahal na mahal kita, anak." Ipinagdiriwang natin sa linggong ito ang kapistahan ng banal na mag-anak. Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon ang naging sakripisyo ni na Jose at Maria upang matupad ang kalooban ng Diyos sa kanilang anak na si Jesus. Sa tagpo ng Ebanghelyo, nakita natin ang kabayanihan ni Jose. Malamang na marami ring ibang plano si Jose para sa kanyang buhay. Nais niya siguro ng isang masayang pamilya at tahimik na buhay. Subalit dahil siya ang naatasang tumayong ama sa anak ng Diyos, kinailangan niyang isa-isang tabi ang kanyang mga plano alang-alang sa kanyang pinakamamahal na anak na si Jesus. Sa halip na tahimik na pamilya, nagkaroon siya ng isang pamilyang pinag-uusig ng pinakamakapangyarihang tao, si Herodes. Sa halip na magkaroon ng isang masayang tahanan, kinakailangan niyang dalhin ang kanyang buong pamilya sa mas ligtas na lugar ng Ehipto. Kung ano-anong hirap ang dinanas nila dahil sa pagtupad nila sa kalooban ng Diyos at alang-alang sa kanilang anak na si Jesus. Sa ating mga sariling pamilya, may mga sakripisyo ring ginagawa ang ating mga magulang. Minsan, hindi natin alam ang mga sakripisyong ito. Pero ginagawa nila ito upang matupad naman natin ang ating mga pangarap sa buhay. Ganoon ang pamilya. Handang sumuporta sa isa't isa.
handang magpaubaya upang matupad ng kanilang minamahal ang tawag ng Diyos sa kanila. Siguro, magandang paalala para sa pamilya ang sinasabi ng ikalawang pagbasa. Pagtiisa ninyo ang isa't isa at magpatawaran kung may pagtatalo kayo. Magbigayan kayo gaya ng pagbibigay sa inyo ng Panginoon. Ang higit sa lahat, magkaroon kayo ng pag-ibig na nagbubuklod sa lahat para sa kaganapan.